dito ko tiyo. Tapos pagka nahuli, nako, gamot ulo. Aba. Pagka sumanta ka ng 90. Gabo, open to. Okay, hampro lang kaya. Hello. Maangat. Pero hindi pa naman natin tigilan. Boss, ilang CC yan, boss? 150 po. Ah, pero 90 lang tayo ha. Mahal, 98,000. Eh boss, kalahati lang ha. Below 90 lang. Sige pa. Ikalawang pagkakataon is nahuli na naman ho ako, nasita na naman ho ako sa aking muffler na Exhaust Pipe R6. So, ngayon ang ginawa ko is for compliance here in Marikina City is naglagay na ako ng silencer. Ito ho kasing Exhaust Pipe R6 ko is alkal version. So, wala ho siyang silencer na. Open na po ito. Naka big tip na po ito. At hindi naman siya ganun kaingay. Pero kapag natutuwa ka na ng aparato dito sa Marikina na decibel sound meter, eh wala na. Lagpas na siya sa maximum allowed dito sa Marikina City, which is 90 decibel. And doon ho papasok kapag kalagpas ka ho sa tahimik niya. Yan, sobrang tahimik niya na. Hindi na ganun kaingay. Kapag natutukan na ho to ng aparato ng decibel sound meter is maabot na siya ng 106, 110. Maangat. Na kung tutusin is pasok pa siya sa LTO standards, but dito sa Marikina City 90 decibel lang ho ang allowed na maximum in compliance of Noise Pollution Act of 1999. And ang city ordinance ho na yan ng Marikina City is matagal na ho na itatag dito sa Marikina, year 2006 pa ho. Matagal na po siya na ini-implement dito sa Marikina City regarding sa mga open muffler or noise muffler, noisy mufflers. So what's up mga brothers, now another day, another life. Welcome to another episode of Polar Rides. No, mga brothers, yes. Kamusta kayong lahat? Kamusta mga boy-boy natin dyan? At ayun nga, medyo nakakapanibago lang talaga yung tunog ni Stark ngayon. Gawa na ang ano, kahit anong open visor ko muna to para marinig nyo. Ayun ang tunog niya mga brothers. Mas maingay pa ho yung makina ko sa ngayon. Unlike nung kahit papano is muffler ko, is kahit papano alam nung mga kasabayan ko na merong motor sa tabi nila. Kasi nga bumabomba-bomba rin ako kahit papano. Ayun nga, itong video na ho na to no, mga brothers, is for awareness ng mga hindi nakakaalam para sa mga gustong bumiyahe dito sa loob ng Marikina City. Para ho maging aware kayo if ever man na gusto nyo bumisita dito sa Marikina City or pumunta dito sa Marikina City or baguhan kayo dito sa Marikina City, baguhan kayo na naninirahan dito sa Marikina City. Na para maging aware yung mga tao kayo, kayong mga nanonood ngayon, ganda umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat kung anong oras mga nyo pinapanood tong video na to, no? Share nyo ito mga brothers sa mga kilala nyo na mga naka open muffler or naka noisy muffler, yung may ingay na muffler, if ever na gusto nilang bumisita dito sa Marikina City, no? So nung pinost ko itong unang-una sa aking Facebook page is nagkaroon siya ng debate na naman, kasi ang pagkakaroon ho ng open muffler dito sa Pilipinas is napakalaking issue sa mga tao. Kasi may kanya-kanya tayong preferences eh. May iba gusto maingay, gusto stock lang, iba gusto yung katamtamang ingay lang para aware lang yung mga kasabayan nila. Ganun. So nagkaroon ng samot-saring reaksyon at komento na nakalap yung aking video. Sa ngayon is nung mga nakaraan is nag-trending pa talaga
talaga siya. And umataw na siya ng almost 200,000 views, 100 plus shares. Which is nakakatawa kasi meron kang isang video na nagtitrending para maging aware yung mga tao kung ano yung procedure dito sa Marikina City and kung ano man yung city ordinance na meron dito. Para sa kaalaman ng lahat, no, ang open muffler dito sa Marikina City or any noisy vehicle or noisy muffler prohibited dito sa Marikina City, which is mainly sa motorsiklo. Kasi ito yung pinakamadaling masita. Ayan, merong ano naman, may mga OPSS na nagkalat. So kung nataon na naka-open muffler ako, yari na naman. 1,000 na naman, 1,000 donation na naman sa bayan. So ayun nga, samot sa aking reaksyon yung na nababasa ko sa mga komento ng Facebook video ko na yun regarding dito sa city ordinance ng Marikina City. Keso hindi tama yung proseso nila, keso maganda yung proseso nila dito. Ang dami nilang komento, no. Well, mga brothers, no, to give me my personal experience dito sa ano na to, no, sa topic na to, yan yung mga OPSS po, ayan po ang mga nanguhuli or naniniket para sa mga city violators. So habang nagaantay ako, mga brothers, dito sa traffic light, no, na mag-go na, eto yung nangyari sa akin at may ilang katanungan ho ako na itinanong sa officer na nakahuli sa akin regarding sa open muffler dito sa Marikina City. Kung okay lang ba na modified muffler yung motor mo, kung okay lang ba na naka-open pipe yung motor mo, kung okay lang ba na kahit modified muffler basta may silencer, or kung aftermarket basta may silencer. So ito, mga brothers, yung clip na yun. Nahuli ako sa may Marikina City Riverbanks. Pero hindi pa naman natin tigil. Boss, ilang CC yan? Boss, 150 po. Boss, ilang 90 lang tayo, ha? Mahal, 98,000. Boss, kalahati lang, ha? Below 90 lang. Sige po. Sige, sir. Half-throttle, sir. Ayun, napapagod natin yung proper. Half-throttle. Ayun, ayun, ayun. Hop. Sir, may paglilinaw lang, no? Pasok po ba dito sa Marikina kapag kahit na nakapalit yung tambucho niya? Yan po, di ba, naka-open ako ngayon. Ngayon po, pag nilagyan po ng silencer, tapos nag-below 90 naman po siya, pasok pa rin po ba dito sa Marikina? Pasok na kung violation or hindi. Apo. Hindi na violation yun, sir. Kanyang kahit na-modified yung ano mo, tapos may mga, di ba, may mga nilalagay tayong ano dyan? Silencer, apo. May mga silencer pa nga na, yung tornilyo, eh. Apo. Yun, tapos liliit yung butas. Mm-hmm. Ito, may ganun po yun. Apo. Yan, sir, panigurado, below 90 na yan. Mm. Pero hindi na kayo para hulihin noon. Apo. Kasi susukatin niya rin. Diba sa ibang lugar parang yata pag modified yata. Inuhuli po agad. Sa ibang lugar yun, sir, baka meron silang mga ordinansa galo. Pero ito sa Marikina, sinusuka talaga. Yung sound decibel po. Okay. At least malinaw po. May ordinansa galo, sir, eh. Opo, meron po. Pag may silencer yan, approve yan. Okay po. Halina, sir. Sa noise pollution lang talaga. Opo. At least malinaw na sa ano kasi. Kasi panigurado yan, mahina na yan, eh. Mm. Diba? Ewan ko lang. Gasa dito, sir, pwede. Modify. Kasi nagpalit ka lang, maforma. Kasi hindi maingay, pwede. Opo. Tsaka yung pwede na sa mga ganyang noise pollution, yung 400cc pataas. Alam niyo naman siguro yung sir, ano? Yes po. Di yata pwedeng takpan yung ano ng mga mapred, baka nasabog yan na yung mapred. Kaya allowed siya. Pero kahit sa goma yan, sir, pwede pa rin kahit sa goma. Mm-hmm. Diba may goma lang, kaya lang problema doon. Natatanggal, namatalsik siya. Diyan na, boss. Okay lang po, salamat po. So mapapansin nyo na, mga brothers, meron silang decibel meter na ginagamit, may aparato sila na ginagamit, and meron silang triangle na panukat. Yun, tulad nun, nung sa traffic patrol number 25, yan kay sir. Based sa nabasa ko na kung gaano kahaba yung triangle na yun, is it is a 20 inches 45 degree angle triangle na tinututukan nila yung tambucho, then sa kabilang tip is yung decibel meter na. So ngayon, kapag lumagpas ang iyong tunog ng muffler sa 90 decibel, ikaw ay pasok sa City Ordinance 133
Series of 2006, Section 99. Basta pasok ka sa Noise Pollution Act of 1999. Yan. Then, matik yun, may ticket ka. Kung kukontiskahin yung lisensya mo, then kapag ito itutubusin mo, then nagkakahalaga to ng 1,000 piso, 1,000 pesos para sa iyong violation. So, masakit-sakit din kasi, magdodonate ka lang naman ng 1,000 sa bayan ng Marikina, kaya masakit-sakit. So, ulitin natin no, mga brothers, no, kung mapapansin nyo, at kung narinig nyo rin doon sa paliwanag ng city officer na nanita sa akin at Nikit, is tinanong ko sa kanya regarding sa modified muffler, kung okay lang ba na naka-modified muffler dito sa Marikina City. Yes, pwede po ang modified muffler, pwede po ang aftermarket muffler dito sa Marikina City, as long na meron po na silencer na hindi lalagpas ang tunog ng inyong muffler sa 90 decibel. Dito lang ho yan sa Marikina City. Paglilinaw ho ha, dito lang ho yan sa Marikina City. Ngayon, may kanya-kanya hong ordinansa ang mga bawat city. So, dapat aware kayo sa mga ordinansa na yun, especially sa mga muffler para sa ating mga motorcycle riders, no? Dapat aware po kayo dyan. Ako, personally, ako aware naman po ako. Talagang matigas lang yung ulo ko. Kasi kampante ako na halos 2 taon, hindi ako nahuhuli dito sa aking muffler. Lagpas 2 taon, hindi ho ako nahuhuli. Hindi ako natsisempohan. Then, ayun nga, kasamang pala, talagang 2 beses na ho ako natikita ng sunod. Halos sunod na buwan. Parang monthly may binabayaran kayo 1,000 sa ano yun. Pero it's all good. Lahat naman kasi ng kamalian eh, meron tayong consequence eh. Malino po, pwede po ang aftermarket and modified muffler as long na meron pong silencer na hindi lalagpas sa 90 decibel dito sa Marikina City. Huwag mo kayong mag-alala, dito lang naman sa Marikina City yan eh. And nabanggit din ho ng city officer na nakahuli sa akin, kapag kayo yung mga naka 400cc pataas is yun, pwede ho na naka-open muffler yun. Kasi dati po nakapagdala na po ako ng ER6F na ang Kawasaki Ninja 650 2013 model na naka M4 racing pipe. So sobrang ingay niya po talaga. At idinahan ko pa ho yun sa Marikinton, which is marami yung OPSS doon. Whoops, one down. Two down, three down. Huwag mo lang ipipiti. Nakong tutusin, malayo pa lang isuhulihin na ako, masisitan na kagad ako. Pero sa mga panahon na gamit ko naman ho yung ER6F dito sa Marikina, wala naman ho ako naging problema. At yung dati ho na nagtrending sa KTM na Tidok 390 is, nung nalaman nila na 400cc yung motor is pinabayaan na. So shoutout dun sa ano na yun, nasito na yun. Pero may mga nabasa ho ako sa comment section dun sa yung mga base sa mga experience nila or sa mga experience ng mga kakilala nila na at least 200cc is pwede ho na maingay or naka-open muffler dito sa Marikina City. Pero huwag kayo magpakasiguro, gawa ng baka, hindi lang ho natsitsempohan kasi minsan kapag ka, hindi naman natin, hindi ko naman sinasabi lahat, pero meron at meron talaga sa kahit anumang position eh meron talagang buhaya. Kapag natsempohan ka yon, matik titikitan ka agad, susukatan niya titikitan. Ang kagandaan lang ho dito sa Marikina City is ano sila, may proseso sila na sinusunod, which is yung sinusukat ho nila bago nila hulihin, based sa experience ko na rin. Ngayon may ilang comment ako nababasa dun sa video na kung naitanong ko ba na kung bakit din disregard nila yung 115 standard at meron silang sariling ordinansa. Sa pagkakaalam ko ho pero hindi ko sure, hindi talaga ako 100% sure dito. Ang mga city mayors is kayang magpasa within their city na nasasakupan ng ordinansa. So, kaya ho nandiyan ng mga mayor eh, sila ho yung gagawa ng mga batas o ordinansa para sa ikabubuti ng kanilang syudad. Magandang example po dito is yung Tapat Colines ko ng Marikina City. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ho madumi dito sa Marikina City. Hindi ganun kadumi. So, well organized po dito sa Marikina City and I am proud of my city. Yun nga lang, pag nag-open map na ako, bye-bye Marikina City muna. Joke lang. So, hanggang dito na lang mga brothers. Sana may natutunan kayo sa video na to. Base na rin sa personal experience
experience ko sa muffler dito sa Marikina City. Kumbaga parang yung ano na to eh, itong topic na to magandang pag-usapan talaga eh. Lalo na kapag ka, ano, open-minded kayo, kasi hindi natin masisisi kung may kanya-kanya tayong preferences. May kanya-kanya tayong ayaw, may kanya-kanya tayong gusto. Kasi yung iba gusto na stockpipe, yung iba naman gusto na maingay. Yung iba naman is gusto doon lang siya sa pinaka-balance. May tamang ingay at may tamang tahimik lang din. So ako personally, dati ayoko ng maingay na muffler, gawa nung bulahaw nga talaga siya. Pero nung nasubukan ko tong Exos R6 na kalkal ko is hindi naman pala masama. May benefits pa rin talaga makukuha kapag kayo naka-open muffler. Siguro itatakil natin yung mga brothers sa mga susunod na episodes, no? Kasi magandang pag-usapan yan, yung muffler. So mga brothers, no? Sniper, oh. So hanggang dito na lang, no, mga brothers, no? Hanggang sa muli, sana may natutunan kayo sa episode na to, no? Sa personal experience ko na sinishare ko ngayon sa inyo. Hindi ano, hindi para talaga pangaralan, kundi i-share ko sa inyo yung natutunan ko. Kumbaga parang hindi ako nagmamarunong kasi ito, may tama o may mali man sa nasabi ko is base to sa experience ko. Bash nyo ako, bahala kayo. So yun lang mga brothers, no, hanggang sa muli. Like, share, and subscribe to Wallo Rides, and see you in the next episode of My Moto Vlog. Kahit nahuli na ako dalang beses, magpaparit pa rin ako ng muffler.